lang yung problema. Magandang hapon sa inyo mga kabiker, puri ng Panginoon. Problema nyo ba ito? Yung under naman siya, pero pag pipihit ka na sa silenyador, mamatay. So yan yung tutorial natin ngayon. So TMX Alpha ulit tayo mga kabiker. Ang problema nito, no? Kanina, gagamitin ni Bayo ko, papasok siya sa school. Kasi nga nagtuturo siya. Aalis na siya, pinander niya, and then pag ire-rev niya, mamamatay. Tulad nito, papakita ko sa inyo. Yan, nakasusi na yan, no? Papadyakan ko, no? Papandar siya, tapos pipitin natin dito. Yun, no? Mamamatay. Parang nagkukulang sa gas or parang nalulunod. Tingnan natin ulit. Ayan, no? Ayan, napandar na natin, no? So, sa idle, okay siya. Pero pag pinihit na natin si linyador, namamatay siya. So, yun yung problema niya ngayon. Ayusin natin to ngayon, mga kabiker. So, i-troubleshoot natin. Hahanapin natin kung ano yung dahilan. So, tirayin na natin. Sa palagay nyo mga kabiker, ano kaya ang dahilan kung bakit nagaganon? No? So, marami tayong pwedeng pagtinginan dito. Pwede nating i-check yung kuryente, maaring putol-putol, pero hindi ako naka-stick doon. Maaring naman nating tingnan din yung spark plug, baka naman basa ng langis, basa ng gas, kaya nagaganon siya, ire-rev mo siya, mamatay. Pwede rin naman overflow. Kasi meron din naman yung overflow na puno na yung bowl, pwede rin siya umandar. Meron din yung ayaw na talaga umandar. Kaya pag i-check natin yung motor, kailangan nating i-troubleshoot. Siyempre, pag mag-troubleshoot tayo, hanapin natin talaga kung ano yung dahilan. So, matututo kayo rito mga kabiker. Isa-isayin natin yan hanggang sa makuha natin yung problema. Check natin muna sa spark plug para makita natin baka nga yung sinasabi ko basa. No? Kalasin muna natin yung problema. Dito pa lang, tingnan muna natin dito. Ayan, talas. Oh my. Rich mixture. Itim. Ano? Tumi. So, check natin dito kung dito nga talaga, dito na kaya yung problema. Lilinisin muna natin to ng liha. And then pupunasan natin yung labi nung butas ng spark plug kasi madumi din. At check natin kung dito na nga. Pero check muna natin kung malakas yung kuryente niya. Pero wala, no? Oh, nakasusi naman na yan. Ano? Ayun. Meron. Malakas. Bakit ganon? So, try muna nating linisin mga kabiker, no? Linisin natin to para ma-check na dito bago natin i-adjust kasi rich mixture siya, matakos sa gasto mga kabiker. So, balik natin. Kung wala pa rin dito, dun tayo sa carburetor. Yan. Hindi nakaigpit, no? Hindi maigpit. Eh, one time kasi chinek ni Bayo ko to eh. Ewan ko sabi. Chinek niya daw kung may kuryente naman. Siguro hindi niya nabalik. Hindi niya nabalik. Nasa school siya ngayon. Lumamit na muna siya ng ibang motor. So, dito mga kabiker, paandarin ulit natin. Tignan natin kung meron pa siyang ranghagok o mamamatay pa siya. No? Narin ko. Susiyan ko muna. Okay. So, tingnan natin yan. Kung okay na siya. Dapat umandar siya muna. Okay, umandar na. And then, tingnan mo natin yung camera. Pihitin natin. Ayan. So, pipihitin ko muna. Okay. Ganun pa rin mga kabiker. Nalinis na yung spark plug niya. Ganun pa rin. Proceed na tayo sa carburetor. Baka naman madumi. No? Pag wala naman doon, balik tayo doon sa spark plug. Meron tayong gagawin. Okay? Patayin muna. Okay? So, dito na tayo sa carburetor. Kailangan nating ma-check to kung madumi. Siyempre, kailangan talaga natin i-troubleshoot mga kabiker, no? One eternity later.
I-check natin ngayon to kung lunod, no? So, parang palagay ko hindi kasi kalasin muna natin dito. Okay. Ngayon, dito kapag overflow to, kailangan puno yung drain tube niya na inabot yun pag overflow. O kaya, hindi lang tayo po-focus dun. Siyempre, need natin tignan kung madumi din. Pinubuksan ko pa lang, tumutulo na. So, kung medyo puno ito, overflow to mga kabiker. Ibig sabihin, oh, ang birig. Ay, tatlo pala. So, ito, oh, yan, tumutulo na. Pinubuksan ko pa lang yung pangatlong tornilyo. Tulo na siya. Tignan natin, ma-check mga kabiker. Harangang puno ano. Kasi pag puno nga, mahirap talaga paandarin. May pagkakatang andar pero mamamatay. Overflow nga. So, wala sa level. Ibig sabihin puno, hanggang dito yung tubig niya. Dito. Ayan. Ibaba natin. Yan. So, puno. Yung mapapansin nyo, dapat ang level ng plug valve. Ito. Ang level ng ganyan. Ganyan lang. Ngayon, pag inano mo ito, abutan na siya. No? Ayan o. No? So, overflow. Bakit nagganito mga kabiker? Bakit nagganyan? Rich mixture. Nakita nyo itin yung spark plug? Ayan. Ganyan ang supply niya. Kaya, mag-overflow siya. So, ang kwan nito, kaya nagganito, napupuno agad, kasi rich mixture siya, at hindi naman siya yung overflow na ang problema is plug valve. Kasi, I think, okay pa yan, bago pa tong carburetor eh. Hindi pa kaagad mapupudpud yung plug valve natin. So, kasi rich, lamang ang supply ng gas, kaysa sa hangin. So, mamaya, pipitin natin yung tonohan niya para hindi na siya maggaganito. So, panghugas ko na lang muna to. Puno, no? So, balik natin ngayon dito. At titignan natin kung talagang yun na yung problema, mga kabiker. Okay? So, balik natin yung mga tornilyo niya. Ito kasi yung sinalpak nating carburetor na ano, na bago, na galing mismo sa mga online Lazada. Yeah. So, kapit muna natin, no? Sindi na natin mga kabiker yung gasolina niya. Okay. So, yan. Hindi ko na ilagay. Yun lang, nakalimutan ko. Oo nga, no? Sorry. Ang body's perfect, no? Ayan. Ang bear. Nakalimutan ko yung sabay carburetor. Okay. Ayan. Nako. Ayan, mga kabiker. Punasan natin to mga kabiker. Kasi delikado to. Kailangan pag may nabuhos na gas. Punasan nyo. Tuyuin nyo. Kasi baka merong open wire. Kaya mag-spark yun. At magano ng apoy. No? So, kita nyo naman yung mga sa Facebook. No? Hirap patayin yung apoy ng mga nasusunod na motor. Kasi na-experience na rin natin yun. So, ngayon, sindi na natin ulit doon. Okay. Ayun na, wala nang tumulo. Kasi hindi natin nailagay. No? So, may mga pagkakataon talaga na may makakalimutan tayo. Pero nagkataon lang talaga na nakalimutan natin. Ngayon, start natin. Ngayon, pag umandar to at nawala na, yun ang problema. Start natin. Susi. Okay? Start. Okay? So, ngayon, iyan ako yung camera. Okay, ito pinandar na natin, ngayon pipitin na natin.
Wow! Wala na mga kabiker. So yun lang yung problema. Okay? So kanina, nung una, pagkasindi, aandar. Pagkapihit, mamamatay. Ngayon, okay na. Ngayon, para hindi mangyari ulit yung mapuno yung bowl natin, kasi rich mixture siya, ibig sabihin wala siya sa tono, pipihitin natin ngayon dito sa may karburator. Sa may karburator nito. Ayan. Pipihitin natin yung tunuhan niya. Magsisikip tayo. Kasi nga, rich mixture kulitin yung spark plug niya. So, kuha tayong pang tono. Ito, mga kabiker, pipihitin ko. So, ilapit natin yung camera dito. So, mapapansin nyo, ito yung tunuhan. Ito yung pangpihit natin. So, magsisikip tayo ng 1/4 lang. Itong hiwa, nakaganon. Pupunta dito sa may camera. Ngayon, papasikip ako. Half natin, then balik natin sa 1/4. Half. Ayan. Ngayon, pag rich pa yan mga kabiker, sikip pa kayo hanggang sa mag-lessen yung itim niya at lumapit na siya sa brown. Ngayon, kung ganito ang mga problema nyo, ganun lang ang gagawin nyo. Patayin muna natin para marinig nyo mabuti yung sinasabi ko. Kung ang problema natin mga kabiker, ganun, na pag sindi natin, umaandar naman at ginagas natin, pinipit natin yung throttle, mamamatay, yun yung problema. Overflow. Puno ng gas yung bowl. Ibig sabihin, maraming supply ng gas. Kaya namamatay siya, natatabunan lang yung spark ng spark plug natin. Kasi malakas yung gas. So kung nagustuhan nyo yung video mga kabiker, paki-like naman yung video natin and paki-share. And then huwag nyo na rin kalimutan mag-subscribe. And then kung nanonood kayo sa Facebook, paki-follow nyo na rin yung Facebook page natin. And thank you for watching. God bless.